the third party. So ayan ka. Third party, so yung na-in love ka sa amo mo, oh, pauwiin ka nila pag ganun. Welcome to my YouTube channel. This is Antoinette again. And andito na naman ako para kwentuhan kayo ng kung ano-ano. Pero this time, ang ikwekwento ko, ang pag-uusapan natin ay medyo may kabuluhan. Pag-uusapan natin ano ba ang mga nakalagay sa kontrata ng isang caretaker. So, ito yung kontrata ko, guys. As you can see, yan. Basa nyo ba? Yan. Employment contract for household service worker or caretaker. So, babasahin natin, guys, kung ano-ano ba yung mga rules, yung mga regulations, yung mga law dito sa Taiwan pagdating sa caretakers. So, umpisahan na natin, guys. Kasi, ito lang may papayo ko sa inyo, guys. Sa mga bago dyan, kailangan nyong basahin kung ano yung mga karapatan nyo bilang isang caretaker dito sa Taiwan. Huwag kayong basta-basta na yung mga papel nyo is hindi nyo alam kung ano yung mga nakasulat. Kailangan alamin nyo kung ano yung mga nandito kasi may mga amo na hindi rin nila alam yung mga rules. And minsan hindi nila nababayaran yung mga dapat na sa inyo, na dapat nilang bayaran. Kasi meron tayong makukuha sa mga employers natin. And dapat talaga alam natin kung ano yung mga karapatan natin as a worker sa ibang bansa. Hindi dapat tayo nagpapauto or dapat hindi tayo tatanga-tanga kasi nag-iisa lang tayo dito. Or I mean, sarili lang natin yung aasahan natin. Maging matalino ka kasi sarili mo lang talaga ang aasahan mo. Ewan ko kung nag-gets yung point ko, pero ganun na ngayon. So, as ako kasi, guys, mahilig ako magbasa-basa. Kaya kung may mga napansin ako na against dito sa rules ng caretaker, ayan, sinasabi ko and binabasa ko and binibigay ko sa amo ko na, and kasi itong kontrata na to is translated siya, English and Mandarin. So, yun kasi yung law dito, dapat language ng Taiwan and sulat natin ng English. Kaya kapag meron akong parang napansin na hindi ayon sa rules, binibigay ko to at pinapabasa ko sa kanila. So, itong employment contract with the following terms and conditions. So, babasahin natin ang article number 1, employee's position and work site. So, yan yung article number 1. Ang nakalagay sa article number 1, the employee agrees to work as caretaker at the designated residence of employer in Taiwan as approved by Ministry of Labor. So, yung number 1, guys, English, madugo. Pero ito ang pagkakaintindi ko dito, guys. Napaka-stricto ng Taiwan. Kaya nakalagay dito na designated residence of the employer lang. Ibig sabihin dun lang sa place ng employer. So, kapag nilipat ka na paglinisin ka sa ibang bahay, ganito, na lilipat ka at linisin mo yung ibang pamilya, yung mga bahay ng mga pamilya, pwede ka magreklamo doon. So, kung ano lang talaga yung trabaho mo as caretaker, yun lang ang dapat mong gawin. Kung nilipat ka sa iba-ibang lugar and para kang kinakawawa, pwede ka magreklamo sa labor kasi hindi yun kasali sa kontrata mo. So, ayun nga. Approved by Ministry of Labor. So, meron lang talagang mga ina-approve ang Ministry of Labor. So, article number 2, period of contract tayo. Article number 2, 2.1. Kasi ang article number 2 is consists of 2. So, number 1, kanina lang natin. This contract shall be valid for 3 years, 0 months, and 0 days. Effective from the day that employee arrives in Taiwan or ROC Republic of China, the first 40 days of the contract shall be probation period. Isang kontrata dito sa Taiwan is 3 years. Yeah, ba? 'Di ba karamihan sa Asia, dito sa karamihan ng mga DH sa Hong Kong, Singapore and Malaysia, at 2 years lang ang kontrata. So dito sa Taiwan is medyo na iba, it's 3 years, consists of 3 years. And number 2, article number 2. This employment contract is subject
to renewal upon mutual agreement by the employer and employee with no diminution of salary and benefits. So, ayan nga guys. Kung gusto mo mag-renew after mo ng 3 years, nasa sa inyo na yan ang amo mo at nasa sa iyo na rin yan na wala dapat bumababa ang sahod mo. Kapag bumaba ang sahod mo, complain. Diminution, bababa ang sahod. Article number 3, payment to employee. So, ito yung usapang sahod na tayo guys. Wages for full month of working shall be new Taiwan dollar 17,000 only to be paid regularly at the end of each month. Income tax shall be withheld by the employer in accordance with Taiwan taxation laws. So ayan nga guys, yung sahuran depende na sa inyo kasi ako kung kailan ako dumating doon ako sumasahod. So yun ang sinusunod namin ng amo ko, and yung tax nga as written dito, ang employer talaga ang nag-handle doon, sila ang nagbabayad. So article number 3.2 na tayo. Salary can be remitted directly to caretakers or upon the option of the caretaker to the bank in the caretaker's account. So, yung pagsahod nga dito, guys, ayan, naintindihan nyo naman siguro, no? Pwedeng i-direct sa amin, sa iyo, or kung meron kang bank account, pwede mong ihulog doon. Pwede mong ipahulog kung may ATM ka. Ako kasi wala akong ATM, so, cash. I want cash. Ganyan, pag maraming responsibilidad, I need cash. Walang ipon. So, article number 4 na tayo, wag na ng daming sasat. Food and accommodation. The employer shall provide appropriate. Okay, article number 4 na tayo. The employer shall provide appropriate living quarters within his/her residence for free. The caretaker shall not live outside without permission of employer. If the employer refers caretaker to live outside, adequate housing allowance will be provided by the employer. So, ayun guys, yung number 4, so housing and ano na tayo. Nung isang buwan ko pa lang dito sa Taiwan, guys, may labor na dumating dito at chinek, ano ba yun, yung, ano bang tawag dun? Yung parang, ano, chinek sila dito sa bahay. Inobserbahan sila, ganun. Chinek sila kung okay yung higaan ko. Ayan, tinignan nga nila yung kwarto ko and it's okay naman. Tapos tinanong nila kung pinapakain na ako ng mabuti, ganyan. Yung labor dito, guys, fair sila, kumbaga. Kahit Taiwanese yung labor, nag-check up nun dito, ano ba ang tawag kasi dyan? Nag-CI, parang investment. CI ba ang tawag doon? Basta yon. So, ayan, tinanong kung pinapakain ako, tapos tinanong kung maayos yung higaan ko, kung may electric fan ako, ganyan. So, napakabuti ng mga labor dito. At least, they care. Diba? Meron silang care sa mga, ano nila, sa mga katulad natin na nagtatrabaho para sa bansa nila. So, ayun nga. And kung lalabas ka nga, nakasaad dito na dapat magpaalam ka sa amo mo, hindi ka pwedeng basta-bastang natutulog sa ibang bahay, kailangan mo magpaalam. Respect your employers too. And article number 4.2 na tayo, guys. The employer shall provide the caretaker at least 3 free meals per day, including holiday, national holidays, and sick leave period. So, ayun nga, guys. Sa pagkain, wala namang problema dito sa amo ko. So, minsan lang mapili ako, bumibili ako ng sarili kong pagkain sa labas. So, karapatan natin na mapakain nila tayo ng 3 times a day. Free meal. So, kapag hindi maganda yung pagpapakain sa inyo, you can complain to labor and actionan nila yan. Actionan at actionan nila yan. Papakinggan nila kayo. And article number 5, sa airfare na tayo. The employer shall provide the caretaker with free economic class air ticket from Philippines to Taiwan. And when... So, lagi na lang napuputol yung video ko. Alam mo yung salita ka na naman ng salita, tapos wala na pala yung video mo. So, article number 5 na. Chinek ko ulit kung saan ako nagtapos. So, the article number 5 is about airfare.
The employer shall provide the caretaker with free economic class air ticket from Philippines to Taiwan, and when the caretaker has completed the contract, back to caretaker's country of origin. So, yan guys, airfare. Sagot ng employer talaga ang pagpunta mo dito. So, nung pumunta ako dito, ang amo ko rin ang nag-book ng ticket. Tapos, print ko na lang yung ticket ko. Sila talaga ang gumagastos ng ticket papunta at saka pabalik. Pagpabalik guys, na pag nakompleto mo yung ano, yung 3 years, sila ang sagot. Pero kapag hindi mo nakompleto, ikaw ang bibili ng sarili mong ticket pabalik ng Pilipinas. So, it's your choice if you're gonna finish your contract or not. Article number 6, vacation. So, vacation na tayo guys. For every year of service, the caretaker shall be entitled 7 days special vacation leave and shall be paid wages equivalent thereto. So, ibig sabihin, meron tayong 7 days na vacation every year. So, every year yan guys, meron tayong 7 days vacation. So, in one contract, we have 21 days vacation. And yung vacation na yun, kapag nagbakasyon ka, walang kaltas yun sa sahod mo. Pero kapag hindi ka naman nagbakasyon ng 3 taon, meron kang extra pay na makukuha pagkatapos ng kontrata mo na 21 days. So, yun na. Kung magkano yung per day mo, imumultiply mo lang siya ng 21 days. So, sa mga caretakers na hindi nakakaalam guys, kapag once na hindi kayo nagbakasyon in one contract and natapos nyo siya, meron kayong makukuhang extra 21 days pay. So, i-multiply nyo na lang yun kung magkano per day natin. So, ngayon, per day natin is 500 plus. I-multiply nyo yun by 21. And yun ang magiging extra pay nyo na makukuha nyo sa amo nyo. Please complain and tell them kapag hindi nila kayo binigyan. Kasi sayang din. Ang laki ring pera nun. 20,000? Mahigit? Pesos. 20,000 plus. So, ayan. So, article number, ano na tayo? Number 6.2. Caretaker shall be entitled 1 day off every 7 days. So, meron tayong isang off day every week. So, nasa sayo na yan kung gusto mo mag-off day or hindi. Kasi kung hindi ka mag-off, meron kang extra pay. Article 6.3, the caretaker must inform the employer 1 month in advance of availment of scheduled vacation leave except in emergency cases. So, yun guys. Kapag vacation natin, dapat 1 month or much better if earlier nyo sasabihin sa amo nyo na magbabakasyon kayo. 2 months, ganun. 2 months, 3 months, ganun. Ma'am, magbabakasyon ako. Ganyan, dapat isabihin nyo para alam nila and prepared sila kasi maghahanap sila ng mag-aalaga sa kapalit mo for hindi naman kapalit mo or basta mag-aalaga lang dun sa alaga mo. Kasi hindi naman pwedeng iiwanan na lang ng ganun yung alaga. Lalo na kapag matatanda guys, hindi pwede. So, nung nagbakasyon ako, amo ko ang nag-alaga. Yung anak niya ang nag-alaga kay Lolo. So, and ayan nga guys, dapat sasabihin ng maaga. Pero kapag emergency matter, syempre wala lang silang magagawa dun kapag emergency matter. Except for emergency matter, sabi nga dito. So, article number 7 na tayo, sick leave. The caretaker shall be entitled to half pay for sick leave not exceeding 30 days in 1 year. So, half pay. So, meron tayong kalahating bayad kapag nagkasakit ka. Siyempre, kapag nagkasakit ka, wala kang work. Pero meron ka pa rin kalahating masasahod. Article number 8 na tayo sa insurance na tayo guys. So, lahat ng mga nagtatrabaho dito sa Taiwan guys may insurance. And ang insurance ay ito nga siya, babasahin ko na lang. Pero huwag niyo nang pansin yung mata ko na inaantok. The employer shall provide the caretaker with accident insurance equivalent to 300,000 NT regardless whether the accident occurred during or beyond working hours or anywhere during the period of employment. The caretaker shall also provide the health insurance in accordance with the National Health Insurance Plan. So, insurance is paid by the employer with minimum, ang halaga nun is 300,000, so half million in peso. And yung health insurance ang magbabayad is kami ang nag-shoulder nun. Napakamura lang, 200 plus, 290 NT.
buwan-buwan yung nakakaltasan sa amin. And napakalaking tulong nun sa amin, guys. Kasi kapag nag-check up kami, 100 na lang yung binabayaran namin. 120 na lang ang binabayaran namin sa check up, kasama na yung gamot. At kapag linis ng ngipin, pasta, 100 na lang babayaran namin. Basta meron kang health card. So, article number... Ano ba yung one at saka X? 9. Ano ba yan? Antunit? So, article number 9 tayo. The employee's obligation tayo. The caretaker agree to accept the employer's supervision and instructions to carry out work pursuant to this contract within her capabilities to maintain good manners and take good care of her safety and safety of other peoples inside the house of the employer. Sa obligation natin. So, kailangan natin ng respeto. Respetuhin natin palagi yung parang respeto. Parang naano ako dun na. Parang tinamaan ako dun. Hindi. Nare-respect ko naman sila. Pero kapag sumusobra din sila, minsan sumasagot din. Hindi masamang sumagot kapag alam mong nasa tamak. Ayan, just do your work. Ayan, sabi nga, yung supervision and instruction, gawin mo lang yung trabaho mo in a good way. Carry out work. Work with love. Okay, yun din. Work with love. Article number 10 na tayo is termination and effect of contract. So, article number 10.1, in the event of caretaker is found offend the following prohibitions during his her employment, then the employer may terminate this contract. Ito yung mga dahilan. Ito yung mga dahilan na pwede kang tanggalan ng kontrata or pauwiin or terminate in other words. Yeah, number one, bringing his her na lang kasi ako naman, di ba? Karamihan naman caretakers, babae. Bringing her dependents other than temporary visiting purpose. Like failing medical check-up. So, guys, sa mga hindi nakakaalam, yearly, pagbago ka dito, pagbagong salta ka dito, meron kang medical. And after 6 months, meron ka na namang medical. And after nung 6 months na yun, after a year naman na, magme-medical ka ulit. So, parang 4 times ata ako nagme-medical in one contract. Kapag hindi ka nagpa-medical sa mga schedule na binigay sa'yo, pa-uwiin ka nila, ito-terminate nila yung kontrata mo. So, mahalaga yung medical dito sa kanila, guys. Tapos, kapag nahanapan ka nila suffering from, these are the sickness that can terminate your contract. Tuberculosis or venereal disease, infection disease, malaria or HIV, positive antibodies, drug addiction, as evidenced by findings from public hospital appointed by ROC government after her entry to ROC. So, kapag addict ka, pag mayroon kang HIV, kapag may addiction ka, yan yung mga reason kung pwede kang ma-terminate. And then, during the period of employment being found out the suffering from HIV positive, ayan guys, huwag kayong magpapa-HIV. Mahigpit sila dito sa medical. Hindi lang yun, HIV, other infection disease, heavy wounds, or stool parasite. Kapag yung, kasi dito guys, mahigpit sila sa worm, sa tae. Kapag merong parasite yung tae mo, pauwiin ka nila. Which cannot be cured within a month. So, hindi siya na-cured ng 1 month. So, pauwiin ka. Being found to lose the ability to work. Yun, yung ayaw mo nang mag-work. Ayan, parang hindi na nila nakikita ng nag-work, makaka-work ka pa or wala ka ng lakas na magtrabaho. Engage in employment other than with the employer or working said the third party. So, ayan ka. Third party, so... yung na-inlove ka sa amo mo, pauwiin ka nila kag ganun. Kapag na-inlove ka sa amo mo at nakitang meron nangyari sa inyo, pauwiin ka nila agad-agad. Acting against public order or good morals. So, ayan, pambabastos to.
serious violation, law decrease, and being convicted by final judgments as the result of such violation. So, ito yung mga malalala na siguro kailangan na ng mga lawyer dito. Disobeying the command. Ayan, disobeying. Alam kong alam niya yan, huwag niyo na akong pahirapan. Order or instruction of employer or his representative and hence becoming the addressee of warning notices from 3 or more times. Siguro yung kapag matigas ang ulo mo yun. Yun na yun. Being absent from duty for 3 or more consecutive days. Oh, absensi. Mga mahilig mag-absent. 3 days lang daw. And then, providing false statement, inaccurate information in application paper and other documents. So, yung pandadenggoy. So, bawal din. Para makinig kayo guys, alam nyo ba na kahit na mga English-English to, mahalaga tong mga sinasabi na basa ko. In case of unemployment termination as a result of caretaker's death or serious injury, the employer shall immediately inform the MECO Labor Center of the cause termination. In case of caretaker's death, ayan, Lord, wag naman, the employer shall assume the cost of repatriation of the remain of the caretaker and her belongings her country of origin. So, kapag namatay kami, guys, tayo, dito sa country na to, which is malapit na sakit ng ulo ko. Charot, Lord, wag naman, Lord. Doon na lang ako mamatay sa Pilipinas. So, obligasyon nila yon na sasabihin dapat nila sa government nila, kung terminate ka nila, obligasyon nilang sabihin agad, and kapag namatay ka, obligasyon nilang ibalik yung bangkay mo sa Pilipinas. So, silang gagastos nun. Etong next guys, mahalaga. Lalapit ako sa inyo at ano, para marinig nyo. In case of death of ward for which the service of the caretaker is engaged before the expiration of the employment contract, the employer shall apply for transfer of caretaker to another employer. In case transfer is not affected, the employer shall be responsible for the repatriation of caretaker. So ayan guys, kapag namatay naman ang alaga mo, ayan, ito na yung usapan na karamihang nangyayari sa mga caretaker. Kapag namatay yung alaga mo, sila ang pwede kanilang hanapan ng ano, ng employer, new employer or new na alaga. And shit, nanigas yung paa ko. Aray, ang cramp niya yung saka. Wait. Ayan, 20 minutes kasi nakaano. 20 minutes na. So, ayun na nga. Kapag namatay yung alaga mo, hahanapan ka nila ng bago mong employer or meron kang tinatawag na broker, sila ang maghahanap ng bago mong amo. So, next. The caretaker may terminate employing contract without prior notice under any of the following. Ito naman yung mga karapatan ng caretaker na i-terminate ang kontrata. Ito naman yung mga karapatan natin. Number one, where the employer, ito, sa employer, the family member of her agent commits violence or extend gross insult of at the caretaker. So, ayan, kapag sinasaktan ka, ayan, pwede mong terminate ang kontrata mo. Number two, where the employer doesn't make wage payment according to terms of employment contract. So, yung number one pala guys, kasama din yung harassment dyan. Kapag minabastos kayo, kapag minamanyakan kayo, pwede nyong i-terminate ang kontrata nyo. And number two, yung where the employer doesn't make wage payment, kapag hindi na kayo kayang bayaran, you can terminate your contract and complain to the labor. And then, article number, ano na tayo? 11. X and 1. So, 11. Medical treatment. Baka titigil na naman yan. When the caretaker suffer personal injury, dito sa mga sakit na natin to guys, whether or not attributable to employment, the employer shall provide free medical treatment to the caretaker while she is incapacitated. Tama! Free medical treatment includes maintenance in hospital and emergency dental treatment provided by any registered medical practitioner. So,
Ayan. Medyo ano tayo sa English. Medyo slow tayo. Kapag nagkasakit ka ng malala, guys, na andito ka, employer din ang sagot nun. Kapag, ayan, kapag sa mga check-up lang, libre yan kasi meron tayong health card. So, article number 12, language. This contract shall be Chinese and English language. In the event of any difference in the two versions, the Chinese version shall prevail. So, ayan. Itong contract ay written into Chinese and English. This is the law. And article number 13, other provision tayo. The caretaker shall observe and comply with employer's work rules and relevant regulation. The employer shall not be allowed to make extra requests or demand not related to caretaker's job nature. So, ito na nga guys, yung sinasabi ko that caretakers observe and comply with employers. Magko-comply tayo, pero, yan, work rules and relevant regulation kapag related sa trabaho natin. But, the employer shall not, ayan, nakalagay, maraming cases na nangyayari sa mga caretaker, may mga extra job sila, pinapagawa ng mga employer nila. So, ayan na, pakinggan nyo to. The employer shall not be allowed, to make extra request or demand not related to the caretaker's job of nature. So, yan ay article number 13. Kapag inutusan kayong magtrabaho sa bahay ng anak, hindi yun talaga kasali, guys. Tandaan nyo yan. Hindi yan related sa trabaho mo as taking care an old man. So, ayan, nakalagay siya mismo dyan. It's not related. So, you have the right to tell them na this is not part of my job. Pero guys, tandaan nyo, maraming caretaker sige na, ayos lang, maglinis na lang ako, hindi naman masyadong kakapagod, ganyan. Pero merong mga caretaker na tulad natin ko na ginagawa pa rin nila yon kasi okay lang sa kanila. Pero actually, this is the contract written that must be followed. Because when these employers always do this, parang sumusobra naman sila, di ba? Tapos, kaya nga dapat may extra pay. Kaya ako, naglilinis ako sa bahay ng lolo na old, may extra pay na yun, pero nung first contract ko, walang extra pay. Kasi hinayaan ko lang. Kasi nga yun, okay lang naman, kasi bahay naman nila, hindi naman ako masyado napapagod, so yun. But this time, hindi na. Kailangan natin lang magbayad. So, ayan na. Next, both parties here to shall observe and comply with regulation concerning labor safety and hygiene. So, ayan. Kailangan both parties comply. Ikaw, gagawin mo yung part mo as a caretaker and employers shall do their part as employer. Two, the contract shall be in at least two copies. One copy for each contracting parties for reference purposes. Ayan. Guys, ayan, meron akong copy yan dito sa mga documents ko. So, nung pumunta ako dito, binigyan nila ako ng copy. Kaya meron akong nababasa. Kapag meron akong hindi naiintindihan at meron akong, duda, ganyan, lalo na sa pera, binabasa ko to. So, kailangan meron ka nito, karapatan mong meron kang copy nito at meron din sa kanila. Next, other unspecified conditions shall be applied in accordance of labor law and regulation. So, yun lang guys, that's the end of this. Ayan, yung last na is yung date na ng perma kung kailan ako nag-start. Ayan. So, this hope na meron kayong natutunan dyan sa pagbabasa ko ng ating kontrata. Guys, kung meron kayong time, huwag kayo puro Facebook, huwag kayo puro chat, huwag kayo puro nood ng k-drama. You have to read your contract. Know your right
and wrong. No, I mean, know your rights and know what is the law here in Taiwan. So we must comply and they must comply too. So it will be a happy living if you know the rules. And if hindi ka niloloko, dapat alamin mo. So, sabi nga nila, lamang ang may alam. So, magbasa-basa kayo. And, natuwa naman ako at naisip ko tong vlog na to. Kasi karamihan mga caretakers, hindi nila alam yung mga laws, mga karapatan nila. And guys, hope na may natutunan kayo sa vlog na to. Wala akong may content, so naisip ko tong vlog. And, please like, subscribe, comment, and click the bell button para updated ka sa mga videos ko. Thank you guys for watching. Bye! It's time to sleep na. Yung ibag ko. Keep safe everyone, lalo sa Pilipinas. Bye!